Yun, what's up mga sir? So, ngayon meron naman tayong CST tube. Pakita ko lang sa inyo. Puro pang road bike to. Ayun, naka-install sa road bike ko. Medyo mali pa nga yung valve length. So, parang 60mm ata yan. Hindi ko lang sure. Wala na kasi yung makita dati na mas maliit. Eh. So, yun yung topic natin for today. So, CST lang kasi meron ako now. So, ito yung valve length niya. French valve, FV, or Presta, 48mm. So, lahat sila pare-pares na 700 by 18 to 25C. Ito naman yung isa, 60mm. Pares din niya ng size. Iba lang yung sukat ng valve. So, yung pangatlo, ito naman 80mm. So, buksan natin ah. Ano ba yung pinagkaiba niya? Meron kasi ibang bikers na syempre, yung mga newbie lang, kakastart lang, mga ilang araw pa lang nagbabike ko, ilang linggo pa lang. Nung bumili sila sa akin, hindi nila alam kung ano daw yung pipiliin nila. Kung 48, 60, or 80 ba daw. So sabi ko, depende yun sa rims. Kung low profile, medium, or high profile, or yan. Ito siya. Teka lang. Hindi ata kasya. Hindi, patong na natin dito. Ayan. Baka malito ako. So, 80mm. Grabe yung lock yun. So, nga may pakita ko kung ano difference niyan. So, sa tingin ko, dapat 48 lang gamit ko. So, yung difference talaga nila, yung valve length, yung haba. So, ito 48. Ito yung 60. Mas mahaba lang ng konti. So, sa tingin ko yung gamit ko, 60 nandun. Which is mali, no? Masyadong mahaba. Ito naman, 80. Then, mas mabigat talaga to kasi ang haba ito eh. Tsaka, ano kasi ito eh. Brass. Talagang mas mabigat to. Titimbangin ko ba to? Sige na, pakita ko na sa inyo. Nandito na tayo eh. Kung gano'ng kabigat din yan. Ito muna, 48mm. 98 grams. Okay. Pwede. Pero mas magaan si Maxis. Nasa 80 lang ata si Maxis. 60mm valve length. 25C. Ha? Huh? Parehas ba? 98 din? Tama ba? Kung ano, parehas sila. Ito naman 80. Yan. Yeah, mas mabigat si 80mm. 104 grams. So, sa tingin ko, yung naka-install sa akin ngayon is 60mm, which is mali dahil sobrang haba niya. Oh. Low profile lang kasi yung rims ko. Oh. Hindi naman mataas yung rims ko. So, kung naka-aero kayo na rims or mga carbon, meron pa ganyang katataas. Eh. So, kailangan nyo na ng valve extender. Pero ito, dapat talaga 48 lang gamit ko. Well, install ko dito yung 48 tsaka yung 80 para makita yung difference. Sayang, wala akong ibang rims para mapakita ko sa inyo yung ano eh. Yung ibang sizes. Kung tatlo naka-align dun. No? Kaso yan lang. Ito lang meron akong rim ngayon. Okay, wait lang. No? Baklasin ko muna to para makita nyo yung difference kung gaano ba talaga kalito or kung gaano kasakto. Kung may mas maliit, di ko lang sure nyo, pero alam ko 48 na yung pinakamaliit. Then mamaya, install ko rin itong 80, siguro ang laking medyo sobrang comedy na. Eto para dapat gamit kong valve length, no? 48mm lang, saktong sakto lang sya, oh. Hindi masyadong mahaba kahit malayo, layo natin, sakto lang. Ewan ko lang kung ano itsura ng 80 dito. Yung naka-install kasi talaga dito is 60. So, wala kasi ako mahanap dati ng 48mm. So, inayaan ko muna siya. Pag yung 60 kasi, masyadong nag-wiggle dito. Pagka ipapump ko. So, 48, sakto lang. Ito na, adjust naman. So, check ko pa yung ibang size kung ano itsura. Siguro 80, baka nandito na yun. Nakakatawa na yun. So, yan yung 60mm na valve length. Medyo mahaba, di ba?
haba niyang tingnan. Check natin mamaya yung 80. Yan, guys. Yung 80 mm, nakakatakot to. Parang balisang o missile. Layo natin. Sobrang laki niya, mga sirs. So, importante talaga. Alam mo yung size na bibilin mo. So, kung ganyan lang profile ng rims mo, dapat 48 mm lang gamit. So, yan, si 80 mm. Talagang di bagay. So, si 80 mm, para yan sa mga high profile na rims, yung matataas. So, usually sa time trial ata yung ganun. O yung mga carbon rims. So, pag kailangan nyo ng 48, saan ba yung 48 ko? Ito, 48 mm valve. Meron pa ako nyan. Tapos, itong si 60 mm, meron pa. Itong 80 mm, wala na. Sample ko na lang. Ubus na yung 80 mm ko. So, pag may nakuha ko next time. Pero yung link, lalagay ko na rin dyan sa description box or sa comment section. So, yun lang. So, gusto ko lang pakita sa inyo yung difference ng 48, 60, at saka 80 mm valve. So, next time ulit, mga sirs.